gamit para maraming ma-promote sa grupo mo. Kasi sa Team Flashout, kung mapapansin nyo, karamihan na po-promote Silver Executive, Gold Executive, Global Ambassador. So, paano ba yung sikretong, hindi naman sikreto, ano ba yung technique para ma-promote lahat, ma-angat lahat pataas, okay? Simple-simple lang. Pag nagsisimula, nung nagsimula kasi ako, ginagawa ko, kung sino upline, yun din yung sponsor, okay? So, kung nagsisimula ka, feeling mo yung mga leaders na nakuha mo, deserving naman. So, pwede mong gawin yun. Kahit ikaw nakakuha, ako dati, ako yung nakakuha, pero dinalagay ko yung direct doon sa mga members ko. Tapos, dire-diretso yan. Kung sino apply, yun ang sponsor din. Para pagpasok kami ng code sa ilalim, lahat yun promoted as Silver Executive. Halimbawa, 10. 10 yung isang linya. Kung sino yung apply, siya rin yung sponsor. So, dire-diretso yun, chain. So, pag nagpasok sa ilalim, lahat yun mapopromote ng Silver Executive. Kung 10 yan, maghati-hati lang yan sa codes. Maghati-hati lang, tigilimang say 24/7 lang sila. Okay? So, pagpasok nun, promoted lahat. So, lahat kayo, Silver Executive. So, medyo ano lang, medyo maging aware lang sa mga advantage at disadvantage. So, may disadvantage di kasi yung ganun. So, ang disadvantage niya, yung mga hindi deserving na tao, pag nasama sa ganun, hindi na kumikilos. Naghihintay na lang. Worse, sisisihin ka pa pag hindi siya kumita. Okay? So, piliin mo muna kung sino yung mga leaders na tutulungan mo para mapromote sila lahat. Masarap pag maraming napopromote. Kasi, ibig sabihin, mas maraming kumikita, mas okay. Kasi pag ikaw lang kumikita, ibig sabihin, darating yung time, hindi na rin kayo makikita-kita ng mga leaders mo. So, kailangan, para tumagal ng isang grupo, kailangan lahat kumikita. So, ang goal mo dapat pakitahin mo yung mga members mo at kailangan mapromote mo sila as soon as possible. Yeah. Tip flash out.